Aber ah, du weißt! Aber du weißt! Aber du weißt! Ja, Mama Jibi! Ja! Go, go! Okay mga kabakbak, time check 8:56 at magna 9 PM na. Nakabili na ako ng ticket para sa aming lima at sasakay na kami ngayon ng barko papunta ng Matnog. At ito, binigay ko muna yung ano, mga kailangang tingnan ni Kuya bago kami umakyat ng barko. Okay na sir, thank you. Maraming salamat. So ito na mga kabakbak, sasakay na kami ng barko. Woo! Grabe. Okay sir, so tinignan ulit ni sir at kinukuha yung mga kailangan. Kunin na ticket yata. Ayan, ito na lang yung binigay sa akin ni sir. Okay, so nakakakit na tayo sa barko. Okay, pasok na tayo sa loob mga kabakbak. At sobrang dilim pa. Wala naman tayo makikita dito sa mga paligid. Okay mga kabakbak, nakakit na tayo. And bago tayo tumuloy ay kailangan muna nating mag log in. Sa wakas, dito na tayo mga kabakbak. So ayun mga kabakbak, nakasakay na kami ng barko. So time check, it's 9:25 na ng gabi. And 12 in the midnight pa yung alis ng barko. So mostly mga 10 hours daw yung biyahe. So mga 11 nandun na kami sa Matnog. Kaya ngayon pa lang matutulog na kami para sagana kami sa tulog. Dahil kulang talaga yung tulog namin nung dun sa pier kami natulog sa Cebu City. Kaya kailangan, marami kaming tulog at pagbaba, tsak na bakbakan na naman. Pero meron naman kami activity siguro, mag-celebration ulit ng Visayas tour namin. So mag-ano kami, 10 gaming, barbecue gaming, ayan. Paano pa, itakis tayo mamayang umaga at update ko na lang kayo ulit. Beach gaming
kami ng isang araw bago kami bumakbak sa kanya-kanyang bahay, pauwi. Ayan, maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, sa grupo namin. And of course, kagabi, sa vlog ni MotoGP, may isang subscriber na pumunta rito. Akala ko pasahero, yung pala, pinuntahan lang kami dito sa barko para maabutan kami. Ayan na, shoutout kay Sir James Ortiz na taga Consolacion. Sabi niya na dinayo pa kami dun sa Bogo, Pulang Bato Pier, para makilala kami ng personal. Maraming salamat, sir. Ngayon, mga kapagpak, update ko kayo at mamaya pagka dumaong na yung barko. Aywa mga kapagpak. So time check, 11:15 na. And ito, malapit na kami dumaong yung barko dito sa Matnog. Tingnan na, kitang-kita yung mga isla rito. So, nagpe-prepare na kami para pagbaba namin. Larga na agad. So, ready na yung mga gamit ko. Pwede na ulit ibaba. Sobrang dami. Naninibago lang yung katawan ko. Dahil yung tinakbo namin ay sobrang haba. Araw-araw yung bakbakan. Pero all goods naman. Masasanay din ako dito sa mga activities lagi namin ginagawa. Kaya kung nakikita nyo na lagi ako tulog, is bumabawi lang ako ng lakas. Kumbaga power nap yung tawag doon. 5 to 10 minutes or 15 minutes kung gaano kami katagal nag-i-stopover, doon ako pumupusnit ng tulog. So konting minuto na lang at dadaong na tayo ulit sa Luzon. Nasa Luzon na ulit tayo. Ay, sarap ng feeling. Although hindi kami nakarating ng Bohol, sinasabi namin na mapuntahan pa rin yung Bohol. So pag-uwi, sigasuhin agad namin nila sa dik yung second dose ng vaccine namin para wala na tayong problema kahit saan tayo magpunta, no? So ayan mga kapakbak, update ko kayo mamaya pagbaba namin. Let's go! Aywa! Pala amoy oink oink pagka ano namin habang nasa loob kami ng barko natutulog. Panay ang karga pala ng barko ay oink oink. Okay, nakadaong na yung barko at bababa na rin tayo, kunin natin yung mga gamit. Okay mga kapakbak, ready na tayong bumaba ng barko. Let's go. Thank you sir, maraming salamat. Aywa, eto na. Tatapak na ulit tayo sa Luzon. And welcome back sa Luzon mga kabakbak. So doon, lalabas na muna tayo at aywa, welcome back to Luzon. Ang past loopers is in Luzon again, thank you sir. So tatanghalian muna tayo dito mga kabakbak. So after namin magtanghalian mga kabakbak, nauna na ako sa kanila, inihintay ko sila. And habang naghihintay ako, namigay muna tayo ng sticker sa mga nandito nakatambay. And si sir na driver ng DLTB ko, ayan, shoutout sa iyo sir. Thank you sir. So balik na tayo at pupunta tayo ng FMB Beach Resort. So bakbakan na naman to mga kabakbak. At syempre mga kabakbak, kasama pa rin natin ang Hampas Loopers, JM Travel Moto Vlog, MotoGP, Lasa D, and syempre Boy First Time, at ang inyong bakbakerong si John Fox. Aywa. At ito, hinabol kami ni sir. Lumagpas na pala kami sa aming pupuntahan na beach. At ito, sinamahan na kami ni sir kung saan yung beach na pupuntahan namin. And welcome to Santa Magdalena. Ayan, dito na tayo mga kabakbak. Saan yung pupuntahan natin? At bumungad sa amin ang napakagandang dagat na ito. Grabe, ang ganda rito mga kabakbak. Woo! Sarap ng hangin. At ito na mga kabakbak, dito na FMB Beach Resort. Maraming salamat kay Kuya. Ayan, maraming salamat sa iyo Kuya. Sinamahan mo kami kung saan yung daan. Aywa! So pakita ko sa inyo yung beach na kung saan kami magtetent. Eto mga kabakbak, napakaganda. Yun oh. Kalmado lang. Lakas ng hangin.
So 80 pesos daw yung overnight. Each, 80 pesos each. Yung pag-stay namin overnight, and charge na lang kami ng 200 pesos na yate dito sa FMB Beach Resort. So possible dito kami mag-tent. Ayan. Siguro pagka high tide, ayan, oh, kita naman nyo nga kung hanggang saan yung tubig. Hanggang dito siguro. Yan, oh, ganda, no? So meron pa daw sila rito ano, Little Batanes kung tawagin, dito sa Sorsogon. So may motor naman kami, kaya naman daw namin puntahan. So tatry namin puntahan yon. Napakaganda mga kabakbak. Pero salamat doon kay Sir Dan, yung humabol sa amin, kasi lumagpas na kami sa mismong likuan. So dapat 16 minutes lang mula doon sa Matnog Port papunta rito sa FMB Beach. Anong nangyari? Paglagpas namin doon sa mismong likuan na hindi namin nakita sa Google Map, eh bigla naging 38 minutes yung biyahe namin. Buti na hinabol kami at itinuro kami dito sa mismong kung saan yung daan papunta sa FMB Beach. Wow, mga kabakbak, so pupuntahan namin yung kuweba. Tay! Tay ako! Malamig. Malamig. So ano yan? Tabang. Tabang? Walang alat eh. Ano tabang ba? Tubig tabang, tapos ito yung alat. Tingnan natin doon hanggang saan doon sasalubungan. Hanggang saan yung alat. Ito mga kapatid. Ngayon lang din ako nakakita ng ano, yung nagsasalubungan. Ngayon lang ba? Oo. Dagat yung ano, yung sa parte. Ito mainit na eh. Oh, sige. Yung kanina doon malamig. Malamig pa doon. Oo, yung tabang. Okay. Ito mainit. Okay. Maalat na. Maalat na. Pagka mainit, maalat. Maalat. Pagka malamig, matabang. Matabang. So alam nyo na. Oh, saan ang boundary? Dito, sa parting to. Yan yung boundary mga kapatid. Oh, guhita natin, guhita natin. Guhita mo, guhita mo. Yan! Ay, preko. Dandan lang ha. Dandan. Mabato, mabato. Ayan na. Ate, pwede mo tanong? Maganda ba doon? Yes. Talaga? Mas maganda pa sa inyong tatlo? Yes! Ano meron doon, te? Tunnel daw, tunnel. Tunnel? Aywa! Dito na kami oh. Yan na ba yung kuweba na yon? Parang di naman kuweba eh, lusutan lang eh. Linaw ng tubig oh. Linaw ng tubig. Saan ang labas niyan? Oh, ang ganda. Pala maalat ang dagat. Yung pala yun. Yan ang dahilan kung bakit maalat ang dagat. Aywa mga kabakbak, buti na lang may dala akong ilaw na USB powered lang yan. So yan yung mga laman ng bag ko. Ayan, damit, mga damit. Yung ibang damit nandun na sa top box, yung mga labahin. Yan yung mga laman, kaya sobrang laki ng bag ko. Dahil dito sa tent, dahil dito sa mga
camping na gamit, pang camping. Yan, andito pa yung aking sleeping bag, yung kulay red. And then ito, banana bed to, yung kulay black na yan, na nasa loob na ang vacuum plastic bag. Ayan, kung bakit kayo nagtataka na napakadami kong dala, yan yung mga dahilan. Yan yung mga dala kong gamit. Tingnan nyo naman kung gano'ng kadilim sa labas, oh. May nakikita kayo, wala, diba? Kaya kailangan talaga natin ng ilaw. Mamaya magbaano na kami. Barbecue gaming. So, mag-ice-ice lang muna ako ng gamit para bukas, pagbangon, eh, maliligo, magbibihes, and mabilis nang i-impake lahat ng gamit. At saka itong tent, titiklopin. Okay? Kita-kits mamaya, barbecue gaming naman. At ang nagluto niya na yung dalawang kasama natin dito. Sir, pangalan? Jun Margaon. Ryan Gaon. Yan, maraming salamat sa kanila at sila na yung nagluluto ng barbecue namin eh. Time check mga kabakbak, 11 PM na. And ito, nasa tent na ako. Tapos na kami mag barbecue gaming. And syempre, boys night out. Kumbaga nagbanding lang kami kahit papano. Hindi ako gano'ng nag vlog doon kasi may nagbibideo okay. Baka makapirate tayo eh. Kahit dito sa tabi ko meron din nagbibideo okay. Pero okay lang yan. Chinempo ko na muna na walang nakakanta para hindi tayo makapirate. So yan, kailangan na namin matulog at babakbak kami bukas. Isang tuhugan from here sa Sorsogon hanggang bahay na 500 kilometers ako, sila nasa 600 kilometers. Na paano mga kabakbak? Kita-kits bukas. Ganito na lang muna. Ampas lovers lang malakas. Araw-araw bakbakan. Na-adapt ko na lahat, na-adapt ko na, nagsisingin na sa akin. Ready na ako for Philippine Loop. Let's go. Aywa, good night muna. Pahinga muna ang bakbakero nyo. Morning. Ayos ang tulog. Morning. Magugulo tayo dito. Sakto. Ayos ayo. Morning. Ano bro? Ayan naman yan. Sa malayo. Morning. Bakbakan again. Guys na tayo mga kabakbak. Ayos ng gamit. Ay. Ayusin mo natin gamit, liligo na tayo. Mahabang bakbakan to. Para kami mag-endurance ngayong araw na to. Pauwi! Paala muna. Magandang tanawin, magandang beach. Babalik pa tayo dito mga kabakbak. This is not the last, this is not the first, but it's just only the beginning. Wah! Gusto mo niko. Tapos din ang paglilikpit. Kakarga na lang natin lahat sa motor. Tapos kakain. Ay, wah. So time check 6:39 AM. At gear up na kami. Ready to go. Ready to bakbak na. Tingnan nyo naman yung dala ko. Okay na. May baon pang manghuan. Para in case na magutom sa daan, meron tayong kakainin. Sana ba nalimutan, isip. So sa daan na lang kami, no, kakain ng breakfast. Kung ano yung madaanan namin na karinderya or tindahan na pwedeng mag-breakfast, doon na lang kami kakain. Ready, 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 let's go. Pauwi na tayo, let's go.
Bago namin malimutan mga kapakbak, magbabayad muna kami at ang natitira sa pera ko. Ito na lang. Ito po sir, yung bayad namin sir. At ito, hanggang saan makakaabot ba itong 100 pesos na natitira sa akin? So tingnan natin mga kapakbak. So ang tanging pag-asa ko na lang ngayon mga kapakbak, price lock para makauwi tayo. Napakaganda ng araw, sana dire-diretsong ganito yung panahon mga kapakbak. Uling sulyap dito sa Sorsogon mga kapakbak. Pagdating namin dito sa Irusin mga kapakbak, dito na kami nag-decide na mag-breakfast. Ayan, kain muna kami. Time check mga kapakbak, 8:36 ng umaga at katatapos lang namin kumain. And diretso na tayo sa biyahe. So maraming salamat, Irusin, Sorsogon. Bakbakan na ulit mga kapakbak! At ito, inabot na naman kami ng ulan. Medyo malakas yung ulan. Ayan, ayan na. Grabe na naman ang panahon dito sa Sorsogon. At pagdating dito naman sa parting to mga kapakbak, tigil na yung ulan. So basahan na lang yung kalsada. Ito, naiiwanan na naman ako mga kapakbak. Kaya medyo bakbak talaga ako. Iiwanan na ako. So ito mga kapakbak, bigol na tayo. And one bar na lang si Beastie. Ito, buti, merong sea oil na tumatanggap ng price lock. Bad news mga kapakbak, offline daw ang price lock nila. So hanap tayo ng iba. So sama-sama na ulit kami rito. And si JM, nauna na sa amin. So papunta kami ngayon ng Semings Garage. At hindi ako makapakbak dahil mawala na ako ng gasolina. So ito, dito na kami sa Semings Garage. So ito yung dating dinaanan natin na shop. Ngayon pasukin natin kung anong itsura. Wow, grabe, ang ganda pala ng shop na to, Semings Garage, dito sa Bicol. Ayan, daming Geely helmets na nandito, iba't ibang design. Hello po ma'am. Ang ganda pala po ng ano nyo, ng shop nyo. Ngayon ako nakapasok dito eh. Dinaanan ko lang nung nakaraan dati ito eh. So syempre, magdidikit tayo ng sticker. Yan. So nag-iwan na rin ako ng sticker dito kay ma'am sa Semings Garage. And maraming salamat kay Sir Seming. So mauna na ako sa kanila dahil kailangan ko munang magpagasolina. At hindi ako makakabakbak eh. So ito, malapit na tayo sa sea oil. Ito yung isang sea oil dito sa Albay. Sir, tumatanggap kayo ng price lock. Yun, dun pala. Buti na lang, tumatanggap ng price lock. Umabot, nagbiblink na ng 1 bar yung aking ano eh, si Beastie. Okay, 3.271 liters ma'am. Okay na po ma'am. Okay, let's go. Naiwanan na ako ng mga kasama ko. So pwede na naman akong bumakbak dahil full tank na naman si Beastie. Okay, let's go. Aywa. So nandun na naman si JM Travel Motovlog sa JCB Restaurant. So dun na lang siguro kami magkikita-kita. So bakbak lang muna ako ha. Let's go. Grabe, nalaki pala ng mga truck dito. Siyempre, double ingat tayo. Kung kayang triplihin, triplihin natin mga kabakbak. Medyo mabilis tayo ngayon. Medyo gutom na rin ako, kaya bakbak talaga akong bakbak. Overtake lang tayo. Basta safe, overtake lang tayo. Kaya naman eh. So, malaki talaga yung pinagbago ng makina ni Beastie, yung takbo niya. Simula nung gumamit ako ng Polytron. Grabe yung hatak niya. Saka sobrang tipid talaga din sa gas. Grabe oh. Ah, sige Beastie, bakwak! So ito, nakarating na tayo ng Sipokot. Mga kabakbak, dito na tayo. Bakbak pa rin! Grabe, ang daan dito mga kabakbak ha. Ito, sa kanan ako nag-overtake. Ang laking truck nito. So ingat lang pag sa kanan, lalo't paliko. Truck pa yung in-overtake natin. Ito, mahabang tuwid na to. Let's go! Ito, napakahaba nito. Wala yan, kaya yan ni Beastie, syempre. Uy, grabe, grabe. Ngayon ko lang napakabot ng ganito kabilis si Beastie. Salamat talaga sa Polytron. Napakagandang produkto. At ito, narating na rin natin yung boundary ng Del Gallego at ng Tagkawayan. So, konti na lang, malapit na tayo. Ito na, JCB Restaurant. At ito, nandito na nga si JM. Naghihintay na mga kabakbak. Kakain muna mga kabakbak ha.
At pagkatapos namin kumain, ayan, nandito na ulit kami, sama-sama na ulit kami. So bakbak na kami papunta ng Atimonan para daanan namin si Mayor Troy. Siyempre hindi natin palalagpasin na daanan muna siya at kamustahin. Ako, aabot pa kayang gasolina ko nito. Pero eto, andito na tayo sa may yung papuntang Diet dito sa kanan and papunta na tayo ng Quezon dito sa kaliwa. Ayan, Diyos mabalos or maraming salamat. And lalabas na tayo ng Kalawag. Eto, gumaka na tayo at magpapagas ulit tayo dito. May price lock dito, may COI na tumatanggap ng price lock. So eto. Papultang ulit tayo dito mga kabakbak at siguro abot na naman to hanggang makauwi ako hanggang Pagsana, hanggang Sambat. Para pagdating ng Sambat, doon na lang ulit ako magpapakarga. Okay, scan na natin. Okay na po ma'am, 2.215 liters. Okay na po ma'am. Okay, so diretso tayo ng biyahe. Punta mo tayo ng Atimonan. At sa puntong ito, medyo dumidilim na rin, didilim na. Aabotin tayo ng gabi yata pagdating kila Mayor Troy. At ito na nga, inaabot na tayo ng gabi mga kabakbak. Nauna na sila. Ito na sila oh. Ayun oh. Ayun si Mayor Troy oh. Hello. Paano Mayor Troy? Alis na ulit kami ha. Hanggang susunod na lang. At talagang malayo-layo pa ang aming lalakbayin. So balik tayo sa ating biyahe mga kabakbak. So time check 7:06 PM nang umalis kami dito. At ito, palabas na kami ng Bitukang Manok. 7:36 PM. Lumalabas na kami sa Bitukang Manok. Napakadilim dito, wala talagang kailaw-ilaw. Grabe. At ito, 7:53 ng gabi, narating na namin tong Pagbilaw. Grabe, Paskong Pasko dito ah, daming ilaw ah. So, di pa kami naghahaponan. Daan muna kami dito sa Cafe Racer Hub para maghaponan kami. Bah, grabe ah, Pasko rin dito ah. Laki ng pinagbago ah. Ayan oh. So, kain muna kami ah, mga kabakbak. So, after naming kumain ng haponan, diretso na ulit kami. At dito medyo malungkot na kasi si MotoGP maghihiwalay na kami dito sa parting to. Ayun na si MotoGP. So dun siya dadaan sa may ilalim, kami sa ibabaw. Ito na mga kabakbak, papaalaman na kami dito. Maraming salamat MotoGP. Maraming salamat bro MotoGP. So pagkikita na lang ulit natin yung utang ko ha. Medyo nakakalungkot. At ito apat na lang kami mga kabakbak. So diretso pa rin kami ng biyahe. Dito na kami. Kakaanan kami dito sa lugar na to. Papunta ang Diversion Road. At tsak, madilim na naman talaga dito. Ay, grabe. Medyo nakakalungkot. Unti-unti na kami maghihiwalay. Ito, inaano na namin. Tinatahak na namin yung daan ng Diversion Road sa Lukban. And then, pagdating na nito, tinatahak na namin yung Lukban to Louisiana. Grabe, dito yung sobrang dilim. Tapos medyo malubak pa yung kalsada. Yung nakakatakot yung daan. Ayan kung nakikita nyo, grabe yung dilim. Walang kailaw-ilaw talaga rito. Kaya sobrang ingat dapat. Ito, narating na namin yung Louisiana. At pakabiti na kami. Time check 9:47. At ito, grabe wala nang katao-tao sa labas dito. Ito na, yung pinaka nakakatakot na daan. Yung sobrang bankingan talaga. Pababa na kami ng Pagsanha na mga kabakbak. At nakakatakot. Medyo sa puntong to mga kabakbak nalulungkot na ako kasi papalapit na kung saan kami maghihiwalay. Kaming apat at silang tatlo na lang yung magkakasama na uuwi ng Bulacan. Kaya medyo nalulungkot na ako dito sa parting to mga kabakbak. Although ramdam ko na yung pagod mga kabakbak. Pero mas nararamdaman ko yung lungkot kasi maghihiwalay na kami baka by January na ulit kami magkita-kita para sa susunod na ride namin. At ito, nakababa na kami ng Kabinti. Dito na kami sa may Pagsanhan. And dito sa may parting simbahan, dito na ako magpapaalam sa kanila. Ayan. So, tatabi muna ako. Paano bro? Dito na ako. O, ingat ka, Lasadik. Ano bro? Mukhang antok na antok ka na. Bro JM, ikaw na bahala sa kanila. Ikaw na bahala. Maraming salamat mga bro. Ingat kayo, Lord. Ingatan mo sila hanggang makauwi rin ng bahay nila. Aywa mga kabakbak. So, uwi na tayo. Gusto ko muna syempre magpasalamat kay Lord dahil ginabayan niya kami
mula umalis kami hanggang makauwi ulit ngayon. Maraming maraming salamat, Lord. And syempre, sa pamilya namin, maraming maraming salamat. Gustuhin ko man na pumunta ng Bulacan para ihatid sila. Pero meron din kasi tayong pamilya na naghihintay sa atin eh. So maraming maraming salamat sa mga nakilala namin. Syempre, sa mga tumulong sa amin. Unang-una, kay Duwan, na nagpahatid ng kanyang tulong nung na-stranded kami sa Palompon Port, sa Duwaso Family, maraming maraming salamat. At syempre, maraming maraming salamat sa Cinco Family na aming tinuluyan sa Kalbayog. Talagang grabe yung effort nila na asikasuhin kami at igala kami sa Kalbayog, lalo na dun sa mga falls and lalo syempre sa Turtle Island. Maraming maraming salamat, Cinco Family. At syempre, pagdating namin ng Cebu, maraming maraming salamat kaya Miss Jet Li sa pagpapa-unlock na ma-meet namin siya ng personal at nabuo yung pangarap ng dalawa naming kasama na makita at makilala siya ng personal, si Lasadik and JM Travel Motovlog. Grabe, halos lahat kami kinilig lalo nang makita namin yung reaction ni JM, as in yung tunay na reaction niya, talagang natameme siya. Grabe, kahit si Lasadik eh medyo natatameme din eh, tiklop talaga lahat sila eh. So ayan, maraming maraming salamat. And syempre sa Q815 Clothing na ibinigay sa amin and stickers, maraming maraming salamat. And syempre sa JoPro Canyoneering Services na binigyan kami ng discount and napakababait na tao, lalo na kay Ate Janine na pinatuloy kami sa kanyang bahay at affordable price yung in-offer niya sa amin. Napakasayang experience. Kawasan Post Canyoneering, ayan, pag pupunta kayo ng Cebu, JoPro Canyoneering yung inyong hanapin at magpabook kayo sa kanila. Maraming maraming salamat. Grabe yung experience na hindi matutumbasan talaga ng pera, dahil yung experience na yon eh once in a lifetime lang din naman namin magagawa ng magkakasama. Hindi na namin alam kung paano namin uulitin yung kung halimbawang di namin magawa yon. And syempre, nalulungkot din naman kami dahil hindi kami nakapunta ng Bohol. So ayan, sa mga taga Bohol, soon pupuntahan namin kayo mga taga Bohol. So mag-ingat kayo lagi. At pinapangako namin, Hampas Loopers, na pupuntahan namin yung Bohol. Kaya inaasikaso agad namin yung pag-uwi namin para makapag fully vaccinated na kami ni Lasadik, para wala na tayong abirya, mga kapakbak. So ayun, maraming maraming salamat sa lahat. And sana tuloy-tuloy nyo kami suportahan sa mga rides namin. Kahit na hindi kami magkakasama sa rides, sana suportahan nyo kami sa kanya-kanya naming channel. At syempre, lubos namin pinapasalamatan lahat ng tumulong din sa amin ng mga sponsor. Unang-una, DC Monorack. Maraming maraming salamat sa DC Monorack bracket namin na gamit. And syempre, yung pinaka the best is yung bago nilang handlebar para ma-center stand ko ng maigi at mabilis yung aking motor, na kahit na grabe yung dala ko, sobrang bigat, eh nasa-center stand ko siya ng mas maayos. At syempre, maraming maraming salamat sa Immortal Motobag, sa mga pinrovide nilang mga motobag na binigay sa amin para gamitin. And napaka useful talaga na itong aming dala na tunnel bag, and syempre sa akin leg bag. Ayan, napaka useful. And syempre maraming maraming salamat J3D Apparel sa ginawa nilang official jersey ng Hampas Loopers. And soon mga kabakbak, lahat ng mga Hampas Lupa dyan, magbebenta kami ng Hampas Loopers na jersey. Sana supportahan ninyo, dahil yung mga gagamitin namin na panggastos sa Philippine Loop namin, eh dito namin kukunin sa mga mapagbebentahan ng aming merch. And syempre maraming maraming salamat din sa Royalties PH, sa mga sticker na binigay niya sa akin para maipamigay ko habang tayo ay nasa Visayas Tour. And kahit saan tayo magpunta, may dalalagi tayong sticker. And syempre maraming salamat din Price Lock. Pero hopefully sana soon lahat ng Sea Oil branches ay tumatanggap na ng Price Lock. Nang sa ganon, eh kahit saan kami magpunta, meron kami mapaggagasolinahan gamit yung Price Lock namin, yung mga binili namin gasolina. And speaking of Price Lock, nandito na tayo sa Sambat. Susunduin nga pala ako ng misis ko at dito kami magkikita sa Sea Oil Bubukal. At magpapapull tank muna ako bago kami umuwi, and papagkargahan ko na rin yung kanya, dahil meron pa ako natitirang gasolina dito sa Price Lock ko. Buti na lang may Price Lock ako, dahil kung wala, tsak, at siguradong hindi ako makakauwi dahil wala na akong panggasolina sa natitirang 100 pesos sa bulsa ko. Yun na lang talaga, literal na natitira sa bulsa ko, mga kabakbak. Buti na lang at pagdating dito sa Luzon, marami ng Sea Oil na tumatanggap ng Price Lock. And sana sa Visayas, Mindanao, mas dumami pa yung Sea Oil branches and tumatanggap ng Price Lock. Yun yung isa sa suggestion ko dito sa Sea Oil and Price Lock. Ang kagandahan kasi dito sa Price Lock ay hindi ko na kailangan bumunot ng cash
o ng pera para magpagasolina. At isa pa, hindi ko na kailangan mag-alala kung may barya ba ako o wala, kasi baka walang panukle na naman yung gas station na aking mapagpapagasolinahan. At ito mga kapakbak, dumating na rin ang sundo ko, ang aking asawa. Miss na miss yata ako, kinikilig-kilig pa. Ha? Yaba nga, palibasa, may sarili ka ng motor, sumusundo ka na ngayon ha. O tara. At nag-iintay na yung mga alaga natin doon. Ay, ito na ang daddy! Ay, Jack! Hello! Miss na miss naman, miss na miss. O ano, kamusta daddy Jack? Okay naman, di mo kayo nagawin ni Jarvis. Hello nanay, kamusta mga anak mo? Ay, ano, mabait ba? First time akong sinundo ah, kasi may motor na siya. Sana kawin na rin ang maayos sila, Kuya Boy P, Lasadik, JM Travel Moto Vlog, and syempre MotoGP. Back to reality ulit. Ano, Jarvis? Miss mo daddy? Miss? Welcome back daddy. Daddy ano muna, Lolo Duty. Sa aking mga bagong maliliit. Ayan o. Ano? Na-miss mo ako? Ha? Ba't ganyan ang mukha mo? So, paano mga kapakbak? Maraming salamat. Hanggang dito na naman ulit. And kita-kits ulit sa susunod na ride with the Humpas Loopers. Ride safe. Stay safe. Bye-bye!